Katakot-takot, kabigla-bigla, kagimbal-gimbal. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay ipininta ng isang malagim na trahedya ang isang kakilakilabot na kahapon. Sabi nga nila, ang buhay ay puno ng sorpresa. Pero papaano na lang kung ang sorpresang ito ay hindi naman kaaya-aya? At ito nga ang minsang gumulat sa mga residente sa Haiti, mahigit isang dekada na ang nakararaan. Sino ba naman ang makakalimot sa bangungot na iniwan ng isang malakas na pagyanig noong taong 2010 sa Haiti? Isang pangyayari na hindi lamang ipinagluksa ng mga taong naninirahan dito, ngunit ikinalungkot rin ng buong mundo. Isang pangkaraniwang araw noon, bandang alas 5 ng hapon, nang ginulantang ang mga Haitian ng isang katakot-takot na lindol. Kahit paman madalas na sa lugar ang mga pagyanig, ang malakas na lindol na ito ay hindi nila napaghandaan. Mahigit 1 milyong katao ang apektado at nawala ng tahanan dahil sa nasabing lindol. At di kapani-paniwalang mahigit 200,000 ang binawian ng buhay. Nangyari ito noong 12 ng Enero taong 2010. Naramdaman ang naturang pagyanig hanggang Cuba at Venezuela. Ngunit ang naging epicenter nito sa lakas na 7.0 magnitude ay ang 16 na milya lamang ang layo mula Port-au-Prince sa Haiti. Naitala na sa Haiti ang mga naging katakot-takot na lindol sa mga taong 1751, 1770, 1842, at 1946. Sa dahilang ang isla ng Hispaniola na kahati ng Haiti sa Dominican Republic ay halos pumapagitna sa 2 malalaking tectonic plates ng North America at Caribbean. Sa kabila ng mga paalala at banta ng mga malalakas na pagyanig na maaaring tumama sa lugar, inagaw ng kahirapan ang pagkakataon ng Haiti na magkaroon ng mga matitibay na infrastruktura at handang emergency services para sa mga natural na kalamidad. Kaya naman, nang muli silang inabala ng isa na namang kakilakilabot na pagyanig noong 2010, ay wala silang nagawa kundi hayaan itong masira ang kanilang buhay at kinabukasan. Sinundan pa nga ito ng 8 aftershocks sa unang araw ng lindol at kasunod pang 52 sa loob ng 2 linggo. Sobrang lala ng naging epekto ng sakunang ito dahil halos lahat ng mga pagamutan ay napinsala, maging mga paliparan at mga pantalan ay nasira. Gayon din ang mga serbisyo ng telecompanies ay nawala. Nawasak rin ang mga malalaking kalsada kung kaya't hindi na ito madaanan at mahigit 3,000 buildings na kadalasan ay mga kabahayan ang nagiba at hindi na kayang ayusin pa. Hindi nga rin nakaligtas maging ang National Assembly Building at Port-au-Prince Cathedral sa naturang kalamidad. Sa kabila ng pagbagsak ng Haiti sa pagkakataong ito ay hindi naman natiis ng maraming karatig bansa na makapaghatid ng tulong sa mga taong naging apektado. Ang Dominican Republic at Dominican Red Cross ay mabilis na rumisponde sa paghahatid ng mga emergency supplies at airlifts papunta sa Dominican hospitals. Maging ang mga bansa sa iba't ibang kontinente ng mundo ay nag-ambag ng mga malalaking halaga ng pera, supplies at manpower sa napinsalang Haiti. Nagtulong-tulong naman ang Air Forces ng United States at Great Britain na makuha ang mga survivors at maialis sa lugar at madala sa mga hospitals ng karatig bansa. Samantala, ang ibang mga supplies naman ay pinagsikapan na lamang nila na mapaabot sa mga tao sa pamamagitan ng paghulog nito sa isla mula sa mga parachute. Ang kalunos-lunos na pangyayaring ito ang nagtulak sa mundo na magkaisa at gumawa ng kampanyang tinawag na Hope for Haiti na matagumpay namang nakalikom ng 58 milyong dolyar noong January 22, 2010. Pero sa kabila ng pagsisikap ng maraming mga bansa na matulungang bumangon ang Haiti, ay naging mahirap ang proseso na maiparating sa lugar dahil sa labis na pinsala na nangyari, na umabot sa puntong hindi na ito mapuntahan.
umabot sa 6 na buwan na sobrang hirap ang sitwasyon ng lugar. Milyon-milyong mga tao ang napilitang tumira sa mga tents. Kumalat din ang mga sakit tulad ng kolera na nagsimula sa buwan ng Oktubre na naging dahilan naman ng pagkalagas ng buhay ng mahigit 3,000 katao. Kaya naman hindi masusukat ang pighati sa lawak ng pinsala ng lindol na ito sa buhay ng bawat Haitian. Sugat na hindi lamang bumaon sa kanilang pisikal na katawan, maging sa kanilang kabuuan. Dagdag pa ang bakas ng kahirapan na matagal nang iniinda dito ng bawat mamamayan. At habang patuloy pa rin ang kanilang pagsisikap na maiayos ang kanilang kalagayan, muli na naman silang nakaranas ng isa pang malakas na lindol taong 2021. August 14, 2021, nang muling niyanig ang Haiti ng 7.2 magnitude earthquake. Kaya naman, ang unti-unti na sanang bumabangong pamayanan ay muli na namang nawasak ng kalikasan. Walang pinagkaiba ang naging dulot na pinsala ng lindol na ito sa pagyanig na tumama rin sa kanila noong 2010. Higit pang nagpahirap sa mga residente nang sumabay ang isang tropical storm. Nagkaroon rin ng mga pagbuho ng lupa na dahilan upang mas maging mahirap ang pagpapahatid ng tulong sa lugar. Tila nga naging madaya ang pagkakataon para sa mga Haitian. Hindi pa nga ito lubusang nakakabawi ay muli na naman silang sinubukan. Pero ang nangyari sa Haiti ay hindi naging dahilan para sukuan sila ng mga karatig bansang nais silang tulungan. Dahil sa lahat ng mga kalamidad na kanilang napagdaanan, hindi sila binitawan ng mga bansang patuloy na nagtutulungan. Sa paglipas ng panahon, ay bakas pa rin sa lugar ang mga naburang alaala ng Haiti. Sirang mga buildings, sirang kalikasan, natumbang mga kabahayan at nawala ng kabuhayan. Kaya hanggang ngayon ay pinagsisikapan pa rin muling maibangon ang mga survivors ng naturang lindol. Patuloy ang pagtayo ng mga permanenteng bahay para sa mga pamilyang nawala ng tahanan, paggawa ng libu-libong upgraded shelters, pagbibigay ng trabaho para sa mga mamamayan upang sila'y makapagsimulang muli sa kanilang pamumuhay, paggawa ng mga patubig, pailaw at improved sanitation. At sa patuloy na bayanihang ito ay umaasa ang buong mundo na manumbalik ang buhay sa Haiti. Maghilom ang sugat sa mga puso ng mga nawala ng mahal sa buhay at tahanan. At mabuong muli ang pamayanang nawasak ng nakaraan. Maaaring ang mga lindol na yon ay muli pa ring maranasan sa lugar dahil nga likas dito ang mga paggalaw ng lupa. Pero dasal ng lahat na hindi na maging ganun kalaki ang mga pinsala at sana'y wala ng buhay ang mawala. At sana sa kahit pa ulit-ulit nilang pagkasira ay huwag silang mapagod muling bumangon at magtiwala. Anong lindol dito sa Pilipinas ang hindi mo malilimutan at paano mo ito nalampasan? I-share mo naman sa amin ang kwento na yan. Maraming salamat at God bless.